Taon-taon na lang po, lagi na lamang magtatanong yung iba sa akin, Pastor, tuloy po ba ang Pasko? Kung meron na bang Paskong naurong o naatras dahil walang 13th month pay, walang bonus, o dahil merong bagyo o merong problema? Marami po kasi habang nagkakaroon na ang edad, parang nawawala yung magic ng Pasko daw. When did it cross your mind that Santa Claus was not really female? Napakadalas magtatanong sa akin yan, bakit po si Santa Claus ay Santa? Samantalang lalaki siya. And then when did it cross your mind that Santa Claus is not German? Kasi Claus is a German name. And then many people probably think and they cross their mind that Santa Claus is not really real as he is being depicted in Christmas cards. Did it ever cross your mind that the three kings were probably not three nor kings? That their visit could have taken place while Jesus was probably already 2 years old? So pagka nangyari yun, ano mangyayari sa Belen? Hindi na nakasakay doon sa maliit na higaan yung si Kristo at naglalakad na pala at mga 2 years old na. And when did you realize that the Christmas tree was probably and could have been a pagan symbol? That the jolly snowman had nothing to do with Christmas as it didn't snow that heavily in Bethlehem anyway. That Jesus was probably not born on December 25, but another day. So when did you start noticing that many people are actually saddened and not made merrier by the Christmas season? In fact, most suicides happen during this season, especially in the West. Pagka marami na pong nagde-deconstruct sa atin ang ibig sabihin ng Pasko, yung mga kinalakihan natin, yung mga fantasies and beliefs natin about it is shattered, what happens? Is Christmas still magical? Ang atin pong pag-aaral ngayon, when the magic of Christmas fades. Dear God, thank you for Christmas and thank you, Lord, for its spirit. Thank you for your goodness to us. Salamat, Panginoon, at kami ngayon ay narito pa sa iyong presensya. Kami, Panginoon, ay tumatanggap ng iyong patuloy na mga grasya sa amin. We thank you, Lord, for another day of life. Not everybody wakes up to another day of life as usual. We celebrate your goodness, Lord. We celebrate your kindness to us. Sa amin pong pagtitipon-tipon ngayon, nawa maging katanggap-tanggap sa iyo ang aming mga dalangin, ang aming mga pasalamat, ang aming sayaw at awit, ang aming mga handog, ang aming mga ikapu, at ang puso namin ngayon na inaalis sa namin ang anumang laman upang ito, Panginoon, ay maging handa na sisidlan ng iyong salita. We empty our hearts of anything that may hinder your word from overflowing in us, O God. So may you speak to us. Empower us to understand your word. Lead us unto greater knowledge of you and of the truth. And we pray, Lord, that as we increase in knowledge, we will also increase in godliness. Quiet our hearts, protect us from all worries, from all harm. And even as we are worshiping at your feet, O God, we pray that you may continue to bless our homes and our loved ones who are out of sight right now. Deal with us, correct us, empower us, teach us, Lord. Kayo pong nakakaalam po anong kulang namin, punuan niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. May mga inaalagaan kami, mga sama ng loob, mga hinanakit, mga spirit, Lord, of anger, of rebelliousness. Ang lahat ng ito, ipatawad niyo po. Patawarin niyo kami, linisin niyo kami, at kami na pasasakop sa inyo. Humihingi rin kami ng proteksyon niyo, Panginoon, na kami ilalayo ninyo sa gawa ng masasamang tao, ng masasamang espiritu. And may you protect this congregation, Lord, from all malicious work of evil men and evil spirits. And we pray that as we ponder your word and as we ponder the meaning of Christmas, we will be renewed, we will be refreshed, and that, Lord, you may speak to us in a fresh way. Be the speaker. Use your servant only as your instrument. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Amen. So when the magic of Christmas fades, what do? Become a child again. Childlikeness, not childishness, is what we're talking about. And of course, childlikeness means to believe, to love, to enjoy people, to receive and to give again. Kasi mayroong mga iba sa katagalan ng mga Pasko sa kanilang mga buhay, ang naiisip na lang lagi yung expense, yung worry, yung organizational nightmare of doing events, at nakakalimutan na rin natin to receive. Many of us graduate from receiving and just end up always giving and giving also. Kaya nagiging hindi na rin balansi po ang pananaw natin sa Pasko.
In the matter of faith, childlikeness is commended even in Scripture. Sa Matthew 18:3, sabi po ng Panginoon, I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Maliban na lamang daw na maging bata muli, ay hindi papasok sa kaharian ng langit. And this kingdom of heaven can mean salvation, but it can also mean a frame of mind, a mindset that will enable you to enjoy what the kingdom of God offers, like peace, happiness, joy, excitement, contentment, etc. Kaya mahalaga po na maging bata muli sa maraming bagay. Hindi magbata-bataan o hindi magkaroon ng extended childhood at hindi maging immature, but to enjoy what is beautiful about childhood. And with this kind of frame of mind, we will be able to receive many things from God. Kung minsan yun pong ating childlike innocence and belief in the Lord ay sinisira ng ating mga biology classes, sinisira ng mga theory ng kung sino-sino mga scientists daw, sinisira ng mga karanasan natin at mga kapaitan sa buhay, kaya mahalaga na balikan natin po yung childlikeness. Because every day of this life, every week, every month, every year can probably scar our minds, our hearts, to the point that we get to a certain part of our lives where we no longer believe in anything nice or good, then we can become so negative. So mahalaga po yung pagbabalik loob, pagbabagong loob sa tuwi na. Kung sa physical beauty ay mahilig sila sa mga pagtatanggal ng mga dumi ng skin para magkaroon ng rejuvenation, ganun din ang ginagawa natin sa ating puso. Hindi lang natin pinagmumukhang bata ang ating itsura sa pamamagitan ng mga tina ng buhok, sa pamamagitan ng kung ano-ano mga cosmetics at kung ano-ano mga exercises, lalo po natin dapat pinagiging bata ang ating puso. So huwag tayong sobrang madala sa buhay, huwag sobra kang maging wise sa buhay to the point na sa iyong katinoan sa buhay, wala ka na tuloy happiness. It's good, sabi ganun, that we should be innocent as doves but wise as serpents. So innocence, of course, pertains to a frame of mind to believe again. Another way, of course, to bring magic back to Christmas and to life is to position yourself for cheer. Kailangan nakapwesto po tayo na pwede tayong maging masaya at tayo'y nagpapakasaya. In other words, be cheerful. You cannot always be happy, but you can always strive to be cheerful. Hindi naman kung tayo ipinagagaanan natin ating loob at gumingiti tayo at pinapagaan natin ang ating mga hakbang, ibig sabihin na nga, lagi naman tayong masaya. But it's important to position yourself so that happiness will be easier to attain. In other words, decorate again. Kung nung araw natutuwa kayo ng mga Christmas decoration, decorate again. Kasi isa pang nagtatanggal po ng magic ng Christmas, kung minsan yung naging born again Christian ka, lalo't napasama ka sa isang very conservative congregation na walang itinuro sa pulpito, kundi walang Pasko, walang Christmas tree, walang dekorasyon, walang parol. O ngayon, ano nangyari? Walang-wala ka ngayon. Kung bakit napakahilig ng mga ibang pulpits to deconstruct anything and everything, hindi mo na malaman kung talagang ganun kabanal o nagpapakyut lang. Sabi na, iba, paano po kailan kami magsa-celebrate ng Pasko? Sabi na, hindi naman December 25 yan kasi bakit nasa labas yung mga shepherds? Eh di kung December 25, winter yun, maginaw, hindi sila pwede. O, kailan tayo magsa-celebrate? Siguro sabi niya mga March, April, kasi spring dapat, June, ganyan. Eh di nag-iisa lang tayo nag-celebrate, wala tayong kasabay. So why make a big deal out of when? Ang mahalaga, nag-celebrate the spirit at kasabay mo yung iba. Tapos sasabihin na iba, gagirahin kapatid, oy, may Christmas tree ka na naman, masama yan, evil yan, kasi nung unang panahon, nung 9th century, 10th, wala akong pakialam doon sa 10th century, kanong ibig sabihin ng puno nila noon, basta ako ngayon, nagpapakasaya lang ng kote, nagde-decorate, at hindi ko ginagawang kay Satan to o evil to. Kasi kumisan sobra tayo nagiging technical about our spirituality, na nagiging culturally empty yung ating practice of our faith. So if it helps you to be happier, to decorate, to plan to give and to wrap gifts. Marami po nung araw, nagra-wrap pa lang sila ng mga regalo, natutuwa na. But you know, we're too practical now, we don't wrap anymore. Lalagyan mo na lang na isang ribbon, o isusulog mo sa isang bag na binili mo, o tapos na. Yung iba kasi nawawala yung fun pag nawawala yung ganong ginagawa nila. So, go back to a few things that were basic and plan a Christmas dinner or a get-together or an event. Cheerfulness positions us to great possibilities of happiness. What I'm trying to say, brothers and sisters, is you may not be happy, but if you make yourself cheerful, happiness is easier to reach.
kesa yung nagluluksa ka ang haba-haba ng mukha mo, wala naman nangyayari. Sabi nga sa Proverbs 15, verse 15, the cheerful heart has a continual feast. Lagi daw may pista, may piging, may pagdiriwang, ang isang puso na masayahin. Remember, hindi sinabing a happy heart because happiness is not always attainable. But cheerfulness is. It takes just a little effort to smile, to walk lightly, or to dance a little bit while you're walking to make your life nicer. How else do you return the magic of Christmas? Avoid and get beyond the mass of Christmas. At yung mass na yan, misery, anxiety, stress. Kasi yung iba ang Christmas nila, nagiging miserable, nagiging punong-puno ng mga pag-aalala at hirap kasi they try to have a perfect Christmas which you can never have. Everybody's chasing one party after the other. Hindi pa natatapos yung isa, aalis na dahil lahabulin niya yung isang nag-umpisa na kanina pa. So parehong tingkalahati lang ang nakuha niya. Kulang. Sobrang maraming ginagawa. And of course, lack of money. Sasabihin ng iba, eh paano ngayon, mahirap ang buhay, paano tayo mag-enjoy? 1962 pa, nadidinig ko na yung mahirap ang buhay na yan eh. Kahit naman kailan, hindi ko narinig na ang gaan ng buhay. Ang ganda-ganda ng buhay natin. Lagi naman ganun. Taon-taon, tumataas ang presyo ng manok. Pero people make do with what is available. So, don't let the lack of money become a big issue or there's too much to do or so little time. In other words, simplify your Christmas event. Pero magkaroon ka naman ng Christmas event and celebrate within your means. I think that's important. Hindi yung nag-e-enjoy ka ngayon pero kalahati lang yung enjoyment mo dahil inutang mo pala at nag-aalala ka na agad kung paano mo babayaran yon. So, kalahati lang yung enjoyment mo. Di kalahati na lang ihanda mo yung wala kang utang. Kalahating handa mo pero buo ang enjoyment mo. Do not force yourself to be happy. Marami pong mga tao nalulungkot pag Pasko kasi iniisip nila dapat silang maging masaya. Tapos parang masaya ang lahat at sila lang ang hindi. Do you ever feel that way? Huwag nyo na itasa sa inyong kamay. Maraming ganon. Ang pakiramdam nila, ang lahat ng tao nag-e-enjoy, sila lang tong hindi. Pero hindi kayo nag-iisa. Mas marami talaga yung parang hindi talaga nag-e-enjoy. So kung hindi talaga kayo masaya, huwag yung pilitin ang sarili nyo. Just be cheerful. Many people add misery to their Christmas because they think that they ought to be happy just like everyone else. And what is important is to refocus on the Christ of Christmas. So no, dinadefocus natin yung mass at ating pinofocus yung Christ ng Christmas. Isaiah 9:6-7. Very interestingly, hundreds of years before Jesus was born, there was already a prophecy about that birth. For to us, a child is born. To us, a son is given. And the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. So ito po ang mga sinabi nitong si Isaiah tungkol sa ipapanganak na Kristo. First, that the government will be on his shoulders. Salamat na lang. Na meron tayong inaantay na panahon that the government will not be on the shoulders of our politicians. That the government will be on the shoulders of the Lord Jesus Christ. In fact, it has begun to happen, but it will find its completion when the Lord returns and reigns in glory forever and ever. So, ang mahalaga po sa atin ngayon, marami tayong mga unhappinesses about the government and governance around us. We try to look for what Christ has already begun to do and can do, not only through our politicians, but also through us and in us. And then, when all else becomes bleak, we look forward to the time when the government will be fully on the shoulders of our Lord Jesus. The Christ will be, as foretold, a Wonderful Counselor. Tandaan po natin yung mga titles, mga names at descriptions na ito because it will help define Christmas for us. That the Christ will be a Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, ever increasing in power, and He will ever be in power, and ever just, and ever righteous. So what is the meaning of that to us today, brothers and sisters? That we can rekindle the magic of Christmas by being a personification, a realization,
a channel and a propagator of the meaning of Christmas. And what's the meaning of Christmas? The reign of Jesus Christ. Sabi niya, the government will be on his shoulders. Mighty Counselor, Prince of Peace, Everlasting Father, etc. Yun talaga ang kahulugan ng Christmas. Ipinanganak si Kristo hindi para manatiling nandoon sa manger, kundi para umpisahan ang ipinangako na paghahari at pamamahala niya. So, how can we enjoy Christmas? Rather than just be its beneficiary and feel miserable if you think that you never get enough as a beneficiary, be like Christ. In other words, you want Christmas to really be true? Live, exemplify, model the spirit of Christmas. Be like Christ. Hindi ba siya ay everlasting counselor? So dapat, you can be a Christian counselor. And when you give counsel to people, you're giving them Christmas. Kahit yun ay Abril o Mayo o Hulyo o Agosto, ginagawa mong Pasko yun. Kaya pwedeng maging totoo na Pasko araw-araw. Dahil yung kahulugan ng pagkapanganak ni Kristo, binibigyan mo ng mukha, binibigyan mo ng tinig, binibigyan mo ng kamay, at nagiging totoo sa buhay ng iba. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom. So if Jesus Christ is counselor, then Christians are to be little counselors. So kung si Christ, na malaking letter C, ay malaking letter C na counselor, tayong Christian, pwedeng maging maliit na letter C na counselor. So, you can celebrate Christmas by giving good counsel. And you have good Christmas. Kaya meron kang pagkaalat-alat na hamon, o meron kang Christmas tree o wala, kung meron kang parol o wala, but when you give godly counsel, you become a counselor because unto us a child is born. Wonderful counselor. Then the child that was born in the manger will be born into the hearts of people when you give them counsel. And Christmas becomes real. We've got to exercise and promote justice. Kasi daw, he will be forever just. We've got to promote righteousness. And this is what Christmas means. Siguro nga ang problema natin, sobra tayo nagko-concentrate sa December 25 as Christmas. And we concentrate on its many outward symbols that we forget that Isaiah said that unto us a child is born. He's going to be wonderful counselor. He's going to be just and right. You may not be childlike recipient of Christmas, but you can be the fatherly, the princely, and mighty dispenser and channel of it. Dahil yung mga description kay Lord, no, Everlasting Father, Prince of Peace, Mighty is He. So kung tayo naging fatherly to other people and we give princely and mighty presents so that we can become channels of God's blessings, then Christmas happens. We really have to redefine Christmas according to its spirit so you will find that it can always be there no matter what the situation is. 2 Corinthians 1:3-4, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. So, tayo daw ay tumatanggap ng kaginhawahan mula sa Panginoon, kaya pwede rin tayo magbigay ng ginhawa sa iba. At pag ginagawa natin yon, totoo ang spirit ng pagkakapanganak ni Kristo sa mundong ito, totoo ang spirit ng Pasko. What can we conclude about this and what are the challenges of these concerns? We've got to know that Christ went full circle from the recipient of gifts. Remember, the wise men came and presented gifts to the giver of the ultimate gift, which was himself. So we should find joy in giving. We should find joy in quiet happiness. You don't really need a party to have a magical Christmas or to have a magical life, but find joy in yielding, in quiet, silent sacrifice, because that's what the Lord did. First, He received gifts, and then He was the recipient of the ultimate gift. And the cycle, the circle, is completed. So kung tayo man ang nagbibigay ng ganong gift, you sacrifice for other people, nagbigay daan ka, nagpasensya ka, eh di Pasko. Dahil yun ang misyon ni Kristo, kaya siya isinilang. Hebrews 10:10, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. And many people can also be made holy through our little sacrifice. I mean little, not to diminish or to minimize
our sacrifices. But I mean little compared to the sacrifice of Jesus. So, tayo'y naging banal, napatawad, naging malinis dahil sa kanyang sakripisyo. Marami rin pong tao ang mapapatawad, magiging malinis sa pamamagitan ng ating munting sakripisyo. At yun ay, dalin si Kristo sa kanila, ipakita sa kanilang totoo ang katuruan ni Kristo at magkaroon silang inspirasyon na sumunod din, maging Kristiyano rin. Ito yun ang ating little sacrifice na nakasalalay doon sa big sacrifice ni Lord. At pag naibigay natin yun sa tao, nakumpleto ang cycle ng Pasko. Remember that Jesus was born to die on the cross. Makukumpleto lang ang pananaw natin sa Pasko kung iisipin din natin ang Biyernes Santo, ang Sabado de Gloria, at ang Pasko ng Pagkabuhay. Kasi merong circle yon na kailangan mabuo. Nag-umpisa sa kanyang birth at nakumpleto sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Kaya nabuhay at nabuhay na muli. Tayo naman, ipinanganak at ipinapanganak muli. That's why we are born and we become born again to complete the circle. So, mahalaga po na ialalahanin natin yan. Huwag tayo nagpapadaya sa sanlibutan kung anong ibig sabihin ng Christmas. Christians are to follow in Christ's steps. And that is the most beautiful way to make Christmas come true. From the recipient of the true gift of Christmas to the giver and dispenser of it to many people. The magic of Christmas will be lost only if we insisted on remaining childish, if we insisted on receiving all the time and remaining on the receiving end. But real growth goes full circle. As we mature, the magic transfers places. It can be found in giving. So give of yourself. Give from Christ, and your annual, your monthly, weekly, and daily Christmases will always be magical. Kayo po, mga kapatid, na gumagawa ng mabuti sa kapwa. Kayong nagbibigay, lalo na ng palihim. Kayo na nagbibigay to the point of being hurt by giving. Kayo ang makakaunawa ng ibig sabihin ko na yun ang Pasko. Yun ang napakalalim na kaligayahan. Yung ikay nagbibigay, ikay nagpaparaya, yung ikay nagpapatawad. Pero kung hanganapin natin ay laging may kumakalimbang ng mga kampana, minaamoy kang chestnut roasting in an open fire, at hindi mo ma-spell ang pangalan ni Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen, eh, magiging miserable ka nga sa Pasko mo. Kung pinipilit mo na magregalo ng hindi mo naman na-afford, uutangin mo lahat ang iyong hahanda, nagtatago ka sa iyong mga iyaanak. Samantala kung nagdatingan sila, halika inaanak, niregaluhan kita na isang panalangin. Maaari sa susunod na Pasko, hindi ka na niya balikan. O, di na wala ka ng problema. Pero kung binalikan ka pa, eh di lalong maganda kasi nakita na niya yung bagong-bagong gift. Alam niyo po, many years ago, naggawa ako ng mga gift certificate because I really wanted to give people the best I could. At yung akin eh, di ba, makakatanggap ka ng mga gift certificate ng kung ano-anong mga department store pag Pasko. Binigyan ko yung mga ilang tao ng prayer gift certificate. Say ko, this gift certificate entitles you to be prayed for by me every Saturday of this whole year. Di pinigay mo. Ang mahal pala na gawin. Yung talagang bumagyo, umulan, kung ano man ang mangyari, ipapanalangin mo. Talagang napakahirap gawin. Kaya hindi ko na po ginawa muli. Sasabi ka na, ipapanalangin kita pag naisipan ko. Pag naalala ko. Pwede magko-commit ka tapos tutuparin mo talaga. But this is one of the best. In fact, the best gift I've ever given. Kaya lang talagang the pressure of being true to what you promise is so demanding. And I gave one of this to one person who probably has every material thing in life. At sabi niya, Pastor, this is the best gift I ever received in all my life. You know, when you pray for people, this is really the best gift you can give them. True. Kaya ngayon, pwede nyo pa rin gawin yan, pero mga dalawa o tatlong tao lang siguro pwede nyo bigyan. Matutupad nyo talaga yung pangako nyo na talagang hindi kayo lilimot. No? Pero magandang ibigay yung gift of Christmas. Yung sa prayer, gift of prayer, kahit Pasko, kahit kailan. Dahil talagang, can you imagine when you pray for someone, binabakuran nyo siya mula sa mga masasamang loob at masasamang tao, binububungan nyo siya laban sa mga bagyo ng buhay, at pagkatapos pinapatibay nyo siya, binibigyan nyo siya ng masasandalan, hinihingi niya sa Panginoon na bigyan siya ng additional na mga grasya. What better gift can we give? Kaya lang, syempre, yung mga iba are not always in a frame of mind to appreciate that kind of gift. But you see, we have so much to give. Huwag niyong isipin na yun lang nabibili ng pera, pwede nating ibigay sa tao. Kaya tayo nagiging miserable.
Pwede kayo magbigay ng mga gift certificate na this entitles you na ipaghuhugas kita ng kotse mo twice this year. No? Tell me when. Oh, that's a gift. No? O kaya ay, gusto mo ba na ipagbantay kita ng mga anak mo 3 times this year? Kailan? Sabihin mo lang. A gift certificate. You know, to be more creative and to be more personal with our gift giving is very important. At tayo man siguro, mga kapatid, dapat magpalit-palit tayo ng pananaw na laging yung halagaan tinitingnan natin pag nakakatanggap tayo ng gift. Kaya tuloy yung mga exchange gift na yan, o minimum 300, yung iba reklamo na reklamo, 220 lang to, nakita ko sa isang tindahan eh. Nadaya pa ako, compute ng compute. Paano ka magiging masaya sa ganung uri ng Pasko? Ang iniisip ko siya, mag-exchange gift. Tandaan nyo why the wise men were wise? One of the reasons is when they visited the Lord, hindi sila nagpalabunutan at nag-exchange gift. Sila, ibinigay nila yung gift nila kay Lord. Hindi sila yung nag-exchange gift. Kaya tuloy na dadagdagan ng problema yun. Compute ka pa ng compute. Tama nga ba? O hindi? Etc. etc. So it's always, and it's possible to have magical Christmases. But that happens only when we begin to grow deeper in the appreciation of what Christmas really means. 2 Corinthians 4:16, kahit tayo tumatanda, kahit na tayo nagkakaroon ng mga ibang mga kapaitan at karanasan sa buhay, therefore we do not lose heart. So outwardly, we are wasting away, yet inwardly, we are being renewed day by day. And that's the meaning of why our church is called that way, that we are renewed day by day. It's a day by day commitment. Hindi pwedeng weekly, weekly, monthly, monthly, yearly, yearly. It's a day by day thing. Because the Bible says, the blessings of the Lord are new every morning. Now, it's a day by day relationship with the Lord. So sweet, so beautiful. Parang yung relationship ng propeta sa Panginoon na pinadala siya sa malayong lugar, walang pagkain doon, at sabi ni Lord, akong bahala sa iyo. At araw-araw may mga uwak na nag-deliver sa kanya ng pagkain. At kung gigising siya sa umaga, titingnan niya uli kung may pagkain na naman doon. Kung gigising siya sa susunod na umaga, titingnan niya uli. How sweet that the Lord provides day by day. Kasi kung nandiyan na, isang tambak na, baka sa umaga, hindi ka na excited, hindi ka na prayerful, kasi sigurado ka nang meron eh. But for you to let the Lord prove Himself on a day-to-day and a day-by-day basis, it becomes sweeter. Don't let your experience and your long life and the gift of a long life make you cynical about many things in life. Na nawawalan ka na ng pagtitiwala, nawawalan ka na ng saya, nawawalan na ng excitement ng buhay. And it's always important, especially when you like to give gifts, to give what you have. The wise man gave what they had. Whatever they had in their country, yun ang dala-dala na lang regalo sa Panginoon. So give what you have. If you don't have money, obviously you don't give anything that has to be bought with money. But you have something that you can give. So look into yourself and there is that wonderful thing that you can give to people. You can start giving those prayer certificates. Pwede rin yun. I'm going to pray for you tuwing leap year. Yeah. Tuwing February 29. Oh, ipagpe-pray kita pag ganito. And it's nice. You know how much I would love to receive that gift. I covet that gift of being prayed for. And you know, I thank many of you because I feel it, that you're praying for me. I know. Dahil ang dami-dami pong revelation ng Panginoon na only prayer could bring about. So mahalaga to give each other that kind of gift. And when we give that, then men will receive what the angels were singing about. So Luke 2:14, glory to God in the highest, and on earth, peace to men, on whom His favor rests. So peace. So give yourself the gift of peace. And you know what you can give yourself and other people too? Sabay, give them peace. Why don't you make peace with someone this Christmas? Baka nakasanayan nyo na ilang taon na na magkagalit kayo maghipag. Makipagkasundo na kayo. And then you give yourself also and you give the other person the gift. Kasi nakikita kayo sa mga burol-burol tapos hindi kayo nagpapansinan. Mahirap yata ang gawin yun. Nakakapanigas ng leg yung nagpapanggap ka na hindi mo siya kita doon sa banda na yon. So, maawa din kayo sa sarili ninyo. So, I'm going to give myself a gift. I'm going to make peace with people so that I will enjoy life better. Life is short. You cannot afford to have many enemies. You cannot afford not to be friendly with so many people because whether you like it or not, you stumble into them. Lalo tayong mga Pilipino, nagkikita tayo sa dami na ating mga family and social events. So it's important to give that gift. Meron po ba kayo
na taong kailangan makipag-peace na kayo, why don't you make that decision to give that person and yourself the gift? Kung meron kayong pinagkakatampuhan, hindi niya naman inaaway, pero tampo kayo, kalimutan niyo na, gift niyo na yan sa kanya at sa inyo, na sige na, tama na. Nakapagtampo na kayo ng isang linggo, isang buwan, isang taon, tama na. Hindi niyo pa ba naman na ipakita yung mensahe niyo na nagtampo kayo? Siguro naman, naintindihan na yun, nabasa na. So, tama na. Para gumaan-gaan ang buhay, then we can have peace. Panginoong Diyos, humihingi po kami ng karunungan sa inyo. Na sa pagbigay din namin ng mga regalo sa aming kapwa, matutunan din namin bigyan ng regalo aming sarili. Kung kailangan yun ay pakikipagkasundo, kapayapaan, katahimikan ng loob, turuan niyo po kami, Panginoon, para itong Paskong darating maging talagang kakaiba. Na sa kabila ng mga maraming mga balita sa aming paligid na hindi nakakatuwa, ay makita namin, Lord, ng amin pong kapayapaan, ng aming kagalakan, ay hindi naman nakasalalay kung nakakatuwa ang planeta o hindi. Hindi naman ito nakasalalay sa mga exchange rate. Hindi ito nakasalalay sa ganda o sungit ng panahon. Kundi ito, Panginoon, nakasalalay sa relasyon namin sa inyo. Isang relasyong malalim, isang relasyong di nababago ng anumang bagay sa paligid namin. Nawa, Panginoon, lalo namin maunawaan ang kahulugan ng Pasko. At sa aming mga kapatid, Panginoon, na may mga kagalit, ituro mo sa amin ngayon. Ngayon mismo, hindi na bukas, hindi na next week, magpatawad na kami, humingi na kami ng tawad, at magkaroon ng kapayapaan ng buhay namin. Turo mo sa amin, Panginoon, na pahalagahan ang bawat sandali na nahihiram namin sa inyo. Naliligid kami ng mga balita ng mga taong bigla-bigla na lang, Panginoong, nababawian ang buhay. Maaari rin mangyari kahit kanino sa amin. So, nawa, Panginoon, ituro mo sa aming pahalagahan ang bawat sandali. Makipagkaibigan sa inyo, sa aming sarili, sa aming kapwa. And to get as much peace and joy and happiness from this life as possible, as we also maximize our goodness, our kindness, and even our sense of sacrifice. Ituro mo sa amin, Panginoon, mga Kristiyano, kung paano mangunguna sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapaligiran at mga kapitbahayan, sa mga kampwa, manggagawa, kung paano talaga kinikilala ang kahulugan ng Pasko. Na hindi lang sa panahong ito, kundi sa lahat ng panahon, but very especially this time when people are all in the mood for this kind of teachings, O God, teach us to be mighty counselors, to be fathers to other people, to be caring and giving. Teach us, Lord, to bring peace, because this is what the Lord Jesus Christ, O Father, this is what your Son brought to us. Nawa ito rin ang makita sa amin ang aming kapwa. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo ng sandali bago tayo lubos na maging busy sa mga darating na araw ng Kapaskuhan na ito. Humingi tayo sa Panginoon tunay na direksyon na maging kakaiba ang ating pananaw, kakaiba ang ating pakikitungo sa kapwa, at ang Pasko maging malalim, maging totoo, na habang tayo nakikisaya sa mundo at nakikisama sa kanila mga kaugaliang di naman pinagbabawal ng Biblia, matuto rin tayo magbigay ng kakaiba, ng Kristiyanong paraan, that we can give people alternatives, that we can give them choices, that we can model the ideals of Jesus. So tayo yumuko sa Panginoon at magbulay-bulay. Kung meron sa inyo pong kailangan makipagkasundo sa mga tao, tama na ang mga samaan ng loob. Hindi naman nakakatuwa yan, hindi nakakagaan ang loob nyo, hindi nakakabuti. Tama na. Makipagkasundo na tayo, magpatawad na tayo. Kailangan tayo rin humingi ng tawad, magbagong loob. Ito yung magandang panahon para isipin ang bagay na actually hindi naman kailangan Pasko lang iniisip, kundi araw-araw. May the Lord be with us. May the spirit of Christmas really reign deep in our hearts. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang When the Magic of Christmas Fades.